Okay, good morning. So this time naman, mag-start naman tayo ng ating project sa PlanSweep. So before we really start, i-highlight ko lang take note. Ang gamit kong PlanSweep is 10.3. So karamihan gamit PlanSweep 9 pa rin. Medyo magkakaproblema kasi pag hindi tayo parehas ng version. So magiging familiar lang tayo dito sa mga tab. So PlanSweep, Home, Page, Tools, pansinin nyo lang, basa-basahin nyo. So, mapapansin kayo dito, Zip, Swift Job, tsaka Unzip, Swift Job. Mamaya, di-discuss natin yan. Estimating. So, back na lang muna tayo sa Home. So, to start a new project, we need to click the new button. For example, 001. Description, practice, 01, same na lang din. Kung anong kailangan mong units, kung anong units ng plano mo, English yung mga feet tsaka inches, metric is yung mga meters, commercial muna si video. Oops, parehas na, 0011. Then, punta ka sa folder nung ang binabasa natin is yung mga PDF. So, ito yung plano, floor plan in PDF. So, next. Basically, wala namang binabago dyan. Default lang. Anyway, pwede rin yung colored. Nandun lang din yun. Naka-grayscale kasi. So, pag i-import mo siya, ganito yung kalalabasan. So, isang page lang yung plano, architectural plan. Ngayon, buksan naman natin yung gawa ko na. Ay, di. Sample lang ko muna kayo ng count. For example, we have to count the outlet. Sige, for electrical na. Convenience outlet. Okay, bilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ano pang pwede nating bilangin? Okay. Ano pang pwede nating bilangin? Yung mga toilet bowl or pinto na lang, sige. So, very important doors. Very important ito, tatandaan nyo. Scaled. Check the scale and then yung folder. So, for example, ito, first floor. First floor. Architectural. Isa. Dalawa. Ito, ano yung sliding? Hello. Okay lang naman. Pag nag-folder tayo, tandaan natin, punta tayo sa estimating. Napupunta yan dito. Tingnan mo yung convenience outlet. Walang, ano, wala siyang folder. Sige, magbilang pa tayo. Ano pong bilhin natin bilang? Ceiling fan. Okay. Balik tayo sa estimating. Ah, napunta siya sa hindi ko napansin, napunta siya sa folder na first floor architecture. Pero ilabas natin siya. Pero isipin nyo, walang folder lahat to, tapos maraming floors. Pag in-export mo yan sa Excel, okay, yun lang yung export sa Excel, nandito rin sa estimating. Tingnan natin. Yun, meron kasi siyang parang separation. Bukod pa doon, halimbawa, ito, halimbawa, isa sang kwarto, meron kang doors, meron kang outlet, bla bla bla. So, makikita mo kung kumpleto, may kulang pa ba. So, in short, kung may mag-check ng gawa nyo, mas madali, di hamak. Okay, tingnan nga natin, 4 minutes, 5 minutes more. So, meron din dito, parang AutoCAD din, merong snap. Or 2, 300, 5 points, blah, blah, blah. Okay.
So, pansin nyo, scaled, pero hindi pa natin siya na-scale talaga eh. Dito yung scale do, ay scale setting. So, 1/4 inch is equal to 1 feet. So, asan yung dito? Ito siya. Tatanungin kang ganyan, agree. So, paano natin machi-check kung tama yung scale dyan? Ang gawin natin, magsukat tayo ng pinto. Kung walang reference na sukat, so, pasok ba yan? Standard door width US. So, 36 inches to feet. Hindi, sapatos pala to. 36 over 12, hindi mga 3 feet pala yun. Calculate pa ako. So, malamang tama na to. 2 feet 6 inches. Kasi maliit lang yung kwarto eh. So, tama na yung scale natin. So, pakita naman natin ngayon, paano mag-open. Halimbawa, may pinasa sa yung ano, trabaho. Pasa sa'yo yung Swift job file. So, kung ikaw magpapasa ng trabaho, sige, umpisa natin. Save. So, ito yon. Ganito ang naming natin. 2022 dash, ganito, bla bla bla. Para organize. Yung updated mo daily, hindi na papatungan. O, one. Lagyan natin, one. So, halimbawa, mag-open ka naman ng Swift job na sinend sa'yo. So, ito lang yan, unzip. Or, pag sinend sa'yo, double click mo lang. Pero para sa ibang paraan, hanapin natin ha. Okay, ito na lang. Alright, dahil binuksan ko na siya kanina. So, yan. Nag-open na tayo ng existing project. So, may mga naka-hide. Pwede kang may hide na items. So, ito lang yan yung bombilya sa gilid. Yan lang yun. May time pa ba tayo? Okay, meron pa. So, i-delete natin to. So, example. Minsan kasi linear. Yung sa wall, linear fit lang. Pero pwede kasing ganito eh. Depende kasi kung hindi naman magkakaproblema. Metric wall area. So, halimbawa, meron ka ng height ng 2.4 meters. So, take off natin yan. For sample purposes lang. So, may lumabas dito 123 square meters. Pero ang unit nga natin is English eh. So, double click natin. Advanced. Baguhin natin to sa square feet. Okay, so okay na. Hindi pa okay. Bakit? Wala namang height na wall height na 2.4 feet eh. So, mangyayari, assuming 10 feet. 3 meters, 10 feet. So, okay. Pansin niyo nagbago na yung area ng 500 square feet. So, yun lang naman. So, basic, kung may mga questions, so sample isa pa, highlighter. Explore nyo lang. Kung may questions, feel free to comment na lang. Ha? Sige. Thank you. Bye.